At alam naman natin na yung vitamin C is a antioxidant, di ba? Antioxidant. Maraming tanong, ano yung may oxidant, di ba? Oxidation, di ba? Sample yan, good, very good example para maintindihan natin ano yung oxidation, ano nangyayari sa oxidation. Kumuha ka ng pako, no? Pako, ilagay, bagong pako, ilagay mo. I-expose mo siya sa labas. Ano nangyayari sa kanya? Kahit kano ka bago, pag tumagal nangyayari, di ba? Kinakalawang siya. Ibig sabihin doon, nag-o-oxidize siya. Malinaw po. Pansin nyo, sa, for example, kung sa kumakain ka ng mansanas, pag hiniwa mo siya maya-maya, di ba nangingitim? Kasi yun po yung very good example na nag-o-oxidize. So para ma-prevent o para ma-delay, para ma-oxidize, so kailangan natin ng vitamin C. Kasi siya ay antioxidant. So vitamin C is required for at least the 300 metabolic function ng katawan natin. Malinaw po. So kung may iniinom kayo mga minerals, no, other vitamins, mas maganda pag sinabay nyo ng vitamin C, mas maganda. Maalala nyo lang, no, nung pag, di ba, pag may baby dinadala sa doctor, sa pedya, ano unang tinatanong, nagba-vitamin C na ba yan? Aside dun sa mga bakuna, di ba, vitamin C? Kasi napaka-important yung vitamin C. And syempre, yung vitamin D. Kasi yung vitamin D, maganda din. Saan ba nakukuha yung vitamin D? Pwede mo makuha sa araw. Okay? So, yung vitamin C, paano ba natin? Saan ba siya nakukuha? Sa pagkain, di ba? Sa kinakain natin ng mga prutas, di ba? Mga gulay, rich in vitamin C, di ba? Kasi bakit importante yung vitamin C, no? Na kailangan kinakain or ini-intake natin. Kasi yung vitamin C, mga kaibigan, hindi siya napuproduce ng katawan ng tao. So, kailangan siya ini-intake siya. Sabi ko nga kanina, ulitin ko, yung RDA, recommended daily allowance, is 500 milligram a day. So, na para makuha natin yung sa ating mga pagkain. Or, ang equivalent niyan, pwede kang kumain ng 20 apples. Diba? 20. Or pwede naman kumain ka ng 20 bananas para makuha mo yung 500 milligram of vitamin C. Siyempre, sa panahon ngayon, hirap nga makapaglabas, mapamalengke. Ang maganda doon, meron tayong supplement na kung saan napakaganda na hindi mo na kailangang maghanap pa. Meron na yung ating Unified Sodium Ascorbate. To equivalent din ito sa, ang actually yung nakalagay dito is 568.18 milligram per capsule. So nakakapsula na po siya. Nakakapsula na siya. Yung iba naman, meron tayong mga vitamin C, yung ascorbic acid, no, na nabibili natin sa mga butika. So, okay naman yon. Kaya lang, hindi yung pwede inumin pag walang laman yung sikmura nyo kasi acidic nga siya. While yung ating sodium ascorbate is alkaline-based vitamin C, no, mabilis siya, water sodium, mas mabilis siya, and hindi siya naka-tablet form, so malupit yan. Itong ating vitamin C, mas mabilis siya madissolve sa katawan natin. Okay? So, ano bang ano ginagawa ng vitamin C, no? So, yung ating non-acidic vitamin C na sodium ascorbate, it strengthens our immune system, di ba? It fights common colds, di ba? Viral and other types of infection. So, napakaganda nito. Pinapalakas nito ang ating immune system. At ang malapit niyan, ito, titake ka lang nito, nasa capsule na siya. Yeah. So, ang isang capsule is equivalent to 568.18 milligram of sodium ascorbate. It is a non-acidic, yung ating is a non-acidic vitamin C. Na kahit wala naman yung tiyan nyo, pwede mo siyang take. Ano na po? So, ngayon, ipapakita na gano'ng ka-potent, gano'ng kaganda yung ating vitamin. Kasi mapansin mo, meron ako dito sa harapan ko ng baso, no? So, for demo purposes, papakita natin kung gano'ng ka-effective, is gano'ng kaganda yung vitamin C. Meron ako dito, povidone iodine. For demo purposes, ito yung mag-represent ito sa toxin. No, yung povidone iodine.
Kasi yung for demo purpose, ang katawan ng tao is composed of 70% water, no? For example, imaginein mo ito yung katawan mo, 'di ba? So tubig siya. Para mabes na ma-imagine nyo, 'di ba? Pag baby pa yung isang tao, yung bata sanggol, 'di ba? Wala pa siyang nakakain ng mga processed food, 'di ba? Wala pa siya nakakain ng mga kung ano-ano mga instant food, no? Mga dilata. So healthy ba siya? Ano lang, nagdedede lang siya sa mother niya, yung gatas lang. So, pag iyan, malalaman mo din pag healthy ka, ang isang tao, once na dumede, maya-maya yan, dudumi yan, or iihi. Ibig sabihin, yung sistema ng katawan, digestive system niya, maganda pa. Kaya lang syempre, habang tumatako, ano-ano na kinakain natin, no? Yung may hilig kayo kung ano-ano mga ibang pagkain, di ba? Kung ano na nang nakakain natin, ay mga rich and mga toxin. So, nangyayari, nandun pupunta sa katawan natin, sa tiyan natin, na-stuck siya doon. Para malaman mo na normal yung katawan mo, kinakailangan, every time kumain ka, dapat pala, kung ilang beses kang kumain, yun yung beses na dumudumi tayo. Para ma-check mo na healthy ka, dapat pag kumain ka, ngayon, mamaya, dudumi ka. Pero may mga tao na na siguro sa isang linggo or dalawa, isang beses na dumudumi. Ibig sabihin, tatlong beses kumakain sa isang araw, isang beses ka na dumidumi, saan na pupunta yung iba? Tama? Kaya mapansin mo yung mga tao, hindi naman sila malalaki, pero sobrang laki ng tiyan. Alam mo na kung anong laman nun. Napaka slim, pero ang laki ng tiyan. So ito, bakit yung i-demo nyo, bakit COVID? Ang in-represent po nito, pag demo natin, ito yung toxin, no? Ito yung toxin. So, ang COVID iodine is a 10% solution that's considered toxin. Pero ang katawan natin, kailangan din natin ng iodine. Pero mga 1% lang. More than 1% that's considered toxin. So ito for demo purpose, ito re-represent natin dito yung toxin, yung ito, di ba? So, dito makikita natin, papakita ko sa inyo, i-demo natin. Kung ito yung katawan natin, iba-ibang ikaw to, si kaibigan mo si A sa kasi B, no? Ito yung hindi siya nagtitake ng vitamin C. Tama? Hindi siya nagtitake ng vitamin C. Ito naman si B, nagtitake siya ng vitamin C. So, meron ako dito papakita sa inyo, meron ako ditong energy tester para makita natin kung ano yung pagkakaiba nung nagtitake ng vitamin C sa hindi na vitamin C. Mamaya papakita natin yan. No? So, ito si A, hindi siya health conscious, samtalang si B, health conscious siya. Tama? So, everyday nagtitake siya ng vitamin C. So, ito yung vitamin C natin, mapapansin nyo, no? Vitamin C natin. Pag ilagay mo siya sa water, mas mabilis, kasi since na powder siya, mas mabilis siyang madissolve sa water. Okay? Mas mabilis siyang madissolve. Yan. So, kung makikita natin dito, ito yung kaibigan mo, hindi siya umiinom ng vitamin C. Isa. So, try natin ha. Parang, okay. So, sa hindi umiinom ng vitamin C, no, pag kinompare natin siya, tingnan natin, di ba, tubig lang iniinom niya. Papansin mo, umilaw ba? Hindi. Pero yung tao na nagtitake siya ng vitamin C, yan yung energy niya. Kaya hindi siya agad tinatalaban ng karamdaman. Malina po. Ito yung si A, hindi siya nagtitake ng vitamin C. Samantalang si B, nagtitake siya ng vitamin C. Yan, di ba? So, mas protektado siya. Okay? So now, kung ikaw to, halimbawa ikaw, syempre, makulit ka din, di ba? Diba? Mahilig ka ding manigarilyo, yun ang nangyayari sa katawan natin, yung common ikaw. Di ba? Kumakain ng mga
mga bawal na pagkain, di ba? Mga fatty foods, di ba? Ibig sabihin, dumudumi yung katawan mo. Parehas ka nung kaibigan mo, di ba? Inyong kaibigan mo ganun din kasi magbarkada kayo, di ba? Magkaibigan kayo. So, ganyan kadumi yung katawan nyo pareha. Samantalang yung kaibigan nyo si B, di ba? Si B. Para din siya nagtitake ng vitamin C. So, ang ginawa ni B, isinare sa'yo. Isinare sa'yo. Pansinin nyo, pag ito, sinare niya sa'yo na gumamit ka ng vitamin C, anong nangyari sa'yo? Diba? Luminis. Luminis yung tubig. Ibig sabihin, lumakas yung pangatawan mo. Tama? Siyempre, ikaw, si B, hindi ka papayag na hindi mo din i-share kay A kasi kaibigan nyo din si A. Ito maganda dyan, i-share mo din doon sa isa nyo pang kaibigan. Yan. Ang maganda nyan, pag ikaw parati kang nagtitake ng vitamin C, lahat kayo protektado. Kahit anong mga viruses dumating, lahat kayo dyan, hindi na kayo basta-basta tatalaban ng mga viruses. Kasi lahat kayo ay meron ng vitamin C. Diba? So, ugaliin po natin uminom ng vitamin C. Ganun po ang naitutulong yan sa atin. Pinapalakas yung immune system natin. Ano na po? So, lahat kayo, kailangan nyo magtulong at mag-share, no? Na ugaliin natin na uminom parati ng vitamin C. So, yung isang capsule nito, is equivalent to 568, no? 0.18 milligram of sodium ascorbate. Pag sinabi sodium ascorbate po, is a non-acidic vitamin C, alkaline base siya. So, ibig sabihin, hindi siya maasim sa sikmura. Okay? So, pwede ka uminom nito hanggang 4 capsule per day. No? Pero, 1 capsule, 3 times, it's okay na din. Unlike dun sa ibang vitamin C na bibili natin sa market, no? Although okay naman siya, pero mas, ano kasi siya, less yung nakukuha natin dun na vitamin C. Ito kasi puro siya. Natural siya. Okay po? Paano kung wala pala kayong walang available na vitamin C? Pwede naman kayong kung produkto, pwede naman kayong mag-take ng other alternatives. Pwede naman. Kung meron kayong mga malunggay sa bahay nyo, malunggay, mataas din kasi yung vitamin C, vitamin C content ng malunggay. Diba? Get siya po? Malunggay. Meron din tayong yung ating other product ni Unified, yung gluta tayo natin. Isa din po yan sa rich, din po siya sa vitamin C. Mataas din po yung vitamin C content ng ating, antioxidant din siya. Meron din siyang vitamin C yung ating gluta. And, meron din po tayong, maganda din po yung ating buamera. Okay? So, dito po sa head office, available pa rin po yung ating vitamin C dito sa head office natin. Okay? So, yung may mga dealer dyan, mga ICA Specialters or Hub na may vitamin C, pwede kayo mag-avail sa kanila ng ating vitamin C. Yung buamera po natin, meron din tayo. Kung meron, wala kayong vitamin C, meron kayong buamera. Maganda din po yun kasi nagbo-boost din po yun ng immune system natin. Yung ating buamera. Napakaganda po nun yung ating buamera. And yung iba naman, kung wala kayong buamera o wala kayong vitamin C, okay din po yung ating acai berry. No? Napakaganda din po yung ating acai berry. And yung iba naman is yung barley. Maganda din po kasi may vitamins and minerals din po. Pwede din po yung inumin yung barley. And yung ating mangosteen coffee. Alam natin yung mangosteen. No? Napakaganda din po yun. Antioxidant din po siya. Rich din siya in vitamin C. At maganda nun yung moringa coffee natin. Meron din siyang mangosteen coffee. Meron siyang moringa. So, di ba, pinagsama na, may mangosteen na, mayroon pang moringa. So, it boosts your immune system. Okay?